Alam mo, attorney, when it comes to skill set, fundamentals, okay, I'll say it right here. Lamang talaga yung Gary Russell Jr. Lamang. Do you agree? Lamang. Okay. Lamang. Lamang na lamang. Lamang na lamang. When it comes to skills po, ah, yung Gary Russell Jr. Alam mo yung galing ng Gary Russell Jr. I mean, talagang nandun, siguro a few steps ahead lang sa kanya si Lomachenko, eh, no? Kasi dikit din naman yung laban. Alam mo yun, he can fight whatever range. Kaya niyang lumaban sa loob, kaya niyang mid. He is rarely seen on the outside, boxing from the outside. Pero kapag nasa loob, nasa gitna ang kanyang working distance, kung paano siya sumi-step side step, ayun yung mga bagay na hindi naman pa nakita ni Magsayo sa kanyang buong karir, eh. And if meron tayong natutunan dito kay Mark Magsayo, I think he suckered for the left hand as well. Nakita natin yung laban niya kay Hermosillo. That was the last time that he fought a southpaw attorney na talaga namang malayo-layo din ang level kay Gary Russell Jr. A lot of people thought he lost that fight, no? So, given all the strengths, ano pa bang mga pwedeng ipakita dito niya, no? Kasi napakadami. Napakadaming itong weapon sa arsenal nitong Gary Russell. Napakadami. Pero ano yung mga pinakamalalaking problema na harapin ni Mark Magsayo dito sa mamang ito kapag nagtapat na sila sa loob ng ring, Atty. Ed? Yung boxing skill set, the hand speed, it's really going to frustrate you. Ganun po si Gary Russell, he's gonna frustrate you. Alam mo, kapag ang mga puncher, kalaban yung mabibilis na boxer, every time they are beaten to the puncher becomes trigger shy. Kasi parang napaprustrate siya, eh. Papasok ako, tatamaan ako, sablay. So, napaprustrate ako. Ganun ang mga puncher kapag nagdomina na ang isang boxer. Napakabilis. He creates angles. Yung suntok niya, hindi mo alam kung saan magagaling. At maganda ang putahe ng kanyang suntok kasi iba-ibang flavor, eh. Ah, may hot and chili, yeah, may spicy, may regular. Ano? Ganun po ang mga suntok ni Gary Russell, eh. Talagang mahirap. Remember, he went 12 rounds with Lomachenko. He lost only to the best fighter in the world, Lomachenko. At nakita po ninyo yung amateur Olympic pedigree ni Russell. Dumaan siya sa very extensive amateur career. Around 170 plus fights. 163-10 ang record niyan. So talagang hasang-hasa itong si Gary Russell. That's why itong si Magsayo, who is actually the bigger fighter, medyong maliit lang itong Gary Russell, kailangan gawa niya ng paraan to force Russell to back up. Force him to back up. You keep this fight at the center of the ring, you stand in front of Russell, you're dead. You're dead. Wala ka, paglalaroan ka. You have to make him back up. Make him back up. You're the bigger fighter, si Magsayo, mas malapad. Force him back. Force him back. Pin him along the ropes para kung saan hindi siya makakaporma. Ano, hindi makakaporma, pareho lang tayo. But that will require a lot of conditioning para kay Magsayo. Sapagkat talagang, medyo mag-i-invest ka dyan. Ano? So yun ang kinakailangan talaga ni Magsayo. And of course, sabi nga natin, yung punching power ni Magnifico. Nandyan yan. Ang kiniklaim ni Russell, what good is it kung di ba ako tatamaan? Just keep on throwing. Just keep on throwing. Do not hesitate, Mark. Do not hesitate. Kasi ang boksingero, kapag kalaban mo yung boxer at sumayaw ka sa kanyang tugtugin, wala ka. Wala ka. So you really have to force, you have to really throw. Throw that right hand. Southpaw yan, alam natin, southpaw, sucker for the right straight. Keep on throwing that right hand, Mark. Keep on throwing that right hand. Do not hesitate. Do not, if you're getting out punch, tuloy, pasok. Ingat lang, pero keep on throwing that punch. Oo. Yun nga, if the southpaw is sucker for the right straight, at the same time, it goes the other way around din naman. Yung orthodox, sucker for the left straight, no? And yung kaliwang kamay, nung Gary Russell Jr., even though na hindi kasing bigat nung kay Magsayo, very precise, no? Talagang target practice to kung bumitaw. At yun nga, sobrang accurate and may speed. Alam mo, Tony, ang ganda nung binanggit mo kanina, no? Sa mga nanonood po sa atin, kaya po hindi pwedeng labanan ni Mark Magsayo ito sa gitna ng ring kasi po, kung sino ang may speed advantage,
siya po ang mananalo kapag nasa gitna kayo ng ring. Yes. Hindi po kayo pwedeng makipaglaban sa mas mabilis sa inyo ang footwork gaya ni Russell, mas mabilis sa inyo ang kamay, tapos lalabanan nyo sa gitna ng ring. It's a recipe for disaster. Kaya kung titingnan nyo po yung throughout history, yung mga boksingero na mahihilig lumaban sa loob and not exactly known for their hand speed, they always try to take their opponents to the ropes. Siguro recent memory lang si Marcos Maidana. Diba? Yes. Ganyan ang gusto na. Dadaling kanya sa lubid. Dadaling kanya sa lubid. He will force the issue. Mamachuhin kanya. Mamasaling kanya. And then, ayun. He will bring you to the ropes. Doon kanya papakawalan ng sangkatutak na malakas, marami at masakit na suntok. Ang tanong, ayun ang kailangan gawin ni Magsayo. But does he have the muscle and conditioning to do that? Yun ang kailangan. Yun ang gusto kong makita. Kasi mahapo ka eh. Mapapagod ka eh. Nakita mo yung mga gumagawa niya, yung mga katulad din ng Marcos Maidana, parang Energizer Bunny yun eh. Parang pare-parehong galaw eh, no? Oh. Kinakailangan yun ang gawin niya because that is the best recipe against a slick boxer. Alam niyo po, binanggit nga ni JM, yung mga slick boxer, gusto niyan, maluwag ang ring. Mm-hmm. Ah, yung mga boxer, parang real estate agent, gusto nilang malaki ang real estate, they can operate better. Yes. Pag malumang, dyan lalabas lahat ng skills. Pero pag nasa lubid, ipit ka, limitado ang galaw mo. Correct. Parang nilagay mo siya sa drum, hindi siya makakagalaw. Tapos ang boxer dyan. And I'd like to see some shoulder, pin him. Manindigate mo yung kanyang speed. Ano? Pero kapag nasa gitna, may espasyo, may distansya, ay naku, yari ka. Sapagkat kumpletong-kumpleto yan. Kinakailangan talaga great upper body strength. Kailangan dedicated si Mark sa ganitong klaseng estratehiya. Kailangan na gagawin mo to, kailangan may corresponding conditioning po na kailangan dyan. Ano? Kaya conditioning. Sapagkat between a boxer and a puncher, yung puncher usually mabilis mapagod. Kasi ang boxer, marunong mag-spread out ng kanyang enerhiya, ng kanyang resources. Ang puncher, yan ang habol ng habol. Pagdating ng mga middle rounds, pagod na, doon, magsishift ng gear ang boxer at tutuluyan siya. Actually, speaking of stamina, attorney, no, I mean, even though na itong Gary Russell Jr. na ito, once in a blue moon fighter, yung conditioning niya, always tip-top shape, eh, no? I actually think that if this guy wants to compete, he can fight for 15 rounds. So, paano kaya? Attorney, paano? How can Mark Magsayo do this? Ano bang kailangan niya gawin? When you have a guy na mas mabilis sa'yo, mas mabilis ang kamay sa'yo, mas maganda ang footwork sa'yo, and titingnan mo talaga, historically speaking, mas maganda rin ang stamina sa kanya, how can he execute this game plans, attorney? Well, usually, mga slick boxer ang ginagawa ng mga puncher. Tinitira nila sa bodega para po bumagal. Kumbaga sa pulis, pag may hinahabol na carnapper, mabilis, ang titirahin nila yung gulong. Yung ilalim para tumigil yung kotse. Ano? Ganyan din po sa isang madulas na boksingero. You'd like to invest some body punches. At may mga question naman tayong nakita na maganda rin namang bumigwa sa ilalim itong si Mark Magsayo. Problema nga lang, sabi nga natin, when you punch to the body, bumubuka ang depensa mo eh. Bumubuka ang depensa mo kasi bumababa eh. You're attacking the body. Ang bilis ng mundot nung Gary Russell. Kaya sabi ko nga, kailangan mabilis din yung reflexes ni Magsayo. Body punch, balik. Balik agad ang kamay. Ano? Balik agad ang kamay. At ito nga, sinasabi natin, yung advantage, 23 months inactive itong si Gary Russell. Longest period of inactivity. Pagkatapos, meron siyang tinatawag na internal turmoil. Marami siyang domestic problem. Inamin niya mismo ako, marami akong iniisip ngayon, sabi nga niya. Marami po akong iniisip, yung tatay ko na may sakit, yung kapatid ko na inatake, na namatay, yung responsibilidad ko sa pamilya, ano? So, iyon ang maring, hopefully, sabi nga natin, in favor of Magsayo, mag-drift ng konti yung attention ni Gary Russell. Sapagkat ganyan din nangyari. Remember kay Teofimo Lopez entering the fight with Kambosos, ang dami pala niyang problema.
ang dami niyang problema. Ano? Nag-away silang mag-asawa, iniwan siya ng asawa niya, nabuntis, wala na siyang pera. Ano? So, all these things. Nakaka-apekto rin po yan sa concentration ng mga boksingero eh. And remember, yung huling laban ni Gary Russell po kay Niambar ng Mongolia, parang hindi siya motivated sa laban na yun eh. Ah, parang wala siyang gana. Oo. In fact, sa laban na yun, he did not look like Gary Russell. Doon sa laban na yun, parang petits lang siya eh. Parang, parang kumbaga, well, siguro dahil sa, you rise to the level of the opposition, pero yung kalaban niya, number one contender yun. Ah, dating Olympic fighter. Ano? Pero parang petits ang naging laro niya doon. Ah, parang petits. Ano? So hindi natin alam dahil he's already getting up in years, around 33 years old. Ano? Tapos inactive ka pa. So hindi natin malaman na baka medyo nagtitaper off na rin. So hopefully, these are the things that favor Mark Magsayo. Siguro may pwedeng konting gulpe de gulat in the opening rounds dahil alam mo may kalawang, gusto mong testingin. Ano? Pero pag napansin mo na, teka muna, delikado, kailangan medyo huwag ka mag-overdrive. Ano? Pero yun po, may mga intangibles din po kay Gary Russell. And partly because of the personal problems that he is dealing with right now. Marami siyang problema, aminado siya.